al-anbiya'i wal-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi al-usma'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Amma ba'd Ya ayuhal ladhina amanu Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Ila akhiril ayat Mga kapatid sa pananampalataya Islam, tinitignan lahat ngayon ng buong mundo na ang Amerika ay successful sa lahat ng uri ng aspeto. Political, economy, lahat-lahat po yan. Bakit kaya? Ano meron sa kanila? Demokrasiya? Okay. Demokrasiya rin tayo. Anong mayroon talaga sa kanila? Anong, saan sila a foundation ng kanilang gobyerno? Alalahanin niyo, si Thomas Jefferson ay may sariling Quran. Pinag-aralan nila ang buhay ng Propeta Muhammad. Pinag-aralan nila ang State of Medina, ang kauna-unahang Christian state, ang kauna-unahang democratic nations state. Ang kauna-unahang successful na estado, subalit ito ay, ang mga populasyon nito ay iba't ibang relihiyon, iba't ibang komunidad, iba't ibang uri ng tao. May Arabo, may hindi Arabo, kumpleto sila doon, subalit successful sila. Kung ano ang mundo ngayon, yung mga successful nations, kumukonsulta po sila sa Islam, pero itinatago lamang nila. Kung huhukayin mo, hihimayin mo ang konstitusyon ng Amerika at pinagmulan ng Amerika, successful sila sa lahat, it is because kumuha sila ng solusyon sa Islam. Just imagine, Thomas Jefferson, one of the nagtatag ng estado ng Amerika ay may sariling Quran. Tapos tayo ngayon, ayaw na natin basahin ang Quran. Naalala ko noon, nung mag-aral ako ng Islam, sabi sa akin ng magulang ko, wala kang kinabukasan dyan. Pero nung mag-aral ko ako ng Islam, nung pagbalik ko sa amin, sabi nila, nagpapasalamat kami na nag-aral ka ng Islam. Tsaka lang nila nakita yung kagandahan ng Islam na nandito pala ang future natin sa Islam nang makita nila kung ano ang ganda ng Islam. Ilan na sa atin ang tumalikod na sa pagbabasa ng Quran? Kasi para sa atin, ang pagbabasa po ng Quran ay isang act of awkwardness. Backward na daw ang mga nagbabasa ng Quran. Sumusumpa ko sa Allah, bro. Sumusumpa ko sa Allah. Karamihan po ng mga scientists ngayon nagbabasa ng Quran. Yung mga scientists natin, mga Muslim. Titignan mo natin ang mundo, yung mga successful din po ngayon, in terms of material, nagsasala po sila ng 5 times a day. So, nakita natin kanina yung mangyayari kung iiwanan natin yung Islam. Yung tunay nating, ang tunay nating responsibilidad bilang isang Muslim, hindi po yung ano, yung tawag dito yung kasi kung titignan mo ang lahat ng naunang sibilasyon po sa atin, ibinigay sa kanila ng Allah yung mga kanilang karanyaan. May mga civilization sila eh. Subalit sa atin, sa panahon po natin, ibinigay ng Allah yung tinatawag na responsibilidad, ipahayag ang kanyang alin? Mensahe. Yan ang responsibilidad ng Muslim. Ang ipahayag ang mensahe ng Allah, ipahayag mo sa abot ng iyong makakaya, kahit isang ayaman lang. Kasi, kung makukontento ka na lamang sa makamundong bagay, makukontento ka na lamang sa negosyo, pababayaan mo na yung pagpapalaganap, pati anak mo, hindi mo na pababasahin ng Quran. Yung pagsasala hanggang sa iyo na lamang. Alam yung anak na hindi na rin nagsala.
especially nasa dito tayo, karamihan ng mga nasa paligid ko natin ay hindi mga Muslim. So, responsibility natin sa kanila ang ipahayag din sa kanila po ng Islam. Kapitbahay mo, hindi pinaliwanag sa kanya ang Islam. Magkapitbahay kayo, 10 taon na, sa araw ng paghuhukom, isusumbong kanya sa Allah at sasabihin sa Allah, 10 taon ako nung kapitbahay kami, hindi lang ako pinahayagan ng Islam. So, mga kapatid sa pananampalataya, ang tunay nating responsibilidad ay ang manampalataya kay Allah. Sumunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kung paano siya sinunod ng mga sahaba radhiyallahu an. Pangatlo, isabuhay kung ano ang ating nalaman kung paano namuhay ang mga sinaunang Muslim at ipahayag natin ito sa kanila. Binigyan din tayo ng Allah kung paano tayo mamuhay dito bilang Islam, isang Muslim, para hindi natin malimutan kung ano yung Islam. Sabi ng Allah sa loob ng banal na Quran, "Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab." Pagkatapos mong gawin ang iyong makabundong bagay, umalik ka sa Allah. Sumamba ka sa Allah. Pagkatapos mong sumamba sa Allah, gawin mo yung share mo dito para sa mundo. Ganun din, binigyan din tayo. Tingnan mo ang ganda ng Islam, bro. Binigyan tayo. Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ard tabtaghu min fadlillah. Pagkatapos ninyo magsala ng Jumat, magsikalat kayo sa ibabaw ng mundong ito. Maghanap kayo ng inyong kabuhayan. Pero mga kapatid, uunahin ko sarili natin, sarili ko. Mukhang yung iba sa atin ay nakalimutan. At pag nakalimutan tayo, ang mangyayari sa atin, yung hadith na yun, ipapanaog sa atin ng Allah ang kahiliyan. Sa bawat nasyon na Muslim, tatalikuran nila yung tunay nilang responsibilidad, hihiyain sila ng Allah. At ang kahiliyan na yun, hindi tatanggalin hanggang sa, sabi ng Propeta Muhammad, hatta tarajia ila dinikum, hanggang sa kayo ay babalik sa inyo, mananampalataya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. O Allah, patnubayan mo po kami sa tamang landas. O Allah, ilayo mo po kami sa lahat ng tukso at lahat ng masama. O Allah, proteksyonan mo po kami sa lahat ng fitna. O Allah, pagtibayin mo po kami sa pagsunod sa iyong mga utos. O Allah, gawin mo po kamahal-mahal sa amin ang iyong salita at ang iyong batas. O Allah, gawin mo po kamahal-mahal sa amin ang pagsamba sa iyo at pagsunod sa iyong Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmi al-kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal 'alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimissalah. Innas salata tanha 'anil fahsha'i.